Ayan po, magandang araw po sa inyong lahat at welcome again to J-Lat Vlog. At welcome again sa mga viewers po namin dyan na parati po nag-aabang sa mga binablog po namin mga property. So ayan po, pwede sa episode po natin, andito pa rin po kami sa isang barangay dito sa hometown po namin, sa bayan po ng kuya po. At meron po kaming ipapakita po sa inyo. Ito po ay meron po sukat na 9,002 square meter po siya. O kulang-kulang isang hektarya po ito. At yun nga po, 98 lang po yung kulang para maging isang hektarya na po siya. O 98 square meter po yung kulang. So ito po, dito po mag-start yung property sa Mandarito. Pagano po siya hanggang doon po sa may irrigation po kasi sa pinakadulo po ng property may irrigation canal po doon. At ayun. Irrigation tas may ilog daw po. At ayun nga po, ay nakaalong barangay road po siya, rough road nga lang po, pero ilang metro lang po ang layo po niya sa barangay cemented road at sa highway, siguro mga isa't kalahating kilometro lang po sa highway. At dito po sa malapit lang po sa town proper, mga estimate ko mga nasa 2 kilometro, 3 kilometro po siguro ang layo po niya sa town proper. So ang estimate ko naman pong frontage po ng property ay nasa mga 50 meters po, mahigit po siguro. Ayan, power line, ito daw pong poste ng kuryente po na ito ay sa tower ng telco. So ang tinuturo sa aking pagkukuhanan po ng kuryente o yung public na na poste, yun po nasa mga 50 meters lang din po ang layo po niya dito sa property po. At ang kagandahan po nito, meron na rin pong internet connection kagaya po dito sa itong bahay po nito. Meron na po silang linya po ng internet dito, itong kable po nito. At kagandahan po, meron na po rin pong solar light dito sa harap po ng property. Ayan, at may mga puno lang po dito sa harap, mga namatay na puno, at iba dito ay mga ipil-ipil. Ayan. So ito na po yung property, dalawang pinitak po siya. Papakita ko po sa inyo. Dito po, isa po dito na pinitak at doon po sa kabila. At yun po yung boundary sa pilapil po na iyon, pag ganun na po siya. Ayan, makikita nyo po sa drone video yung boundary o yung kapuang sukat po ng property. Sa ngayon po kasi, meron po silang tanim na na mais. Ayan, nakita nyo po, mayroon tanim po mais po yan. At gandaan po na ito, meron po silang source of water po dito, deep well. Ayan, yun po sila kumukuha ng pampatubig po nila sa kanilang mga paninim po na mais. At dito naman po sa meron na rin po ang source of water po na nawasa. At kitang-kita po yung bundok po ng bulaylay dito. At kabahayan na po dito sa harap po ng property, kabahayan na po. Tignan niyo, oh, gaganda. Gaganda po ng mga bahay nila. Ayan. At malapit lang po ito sa town proper po ng kuya po. At malapit lang din po sa exit po ng Anao. Estimate ko na sa mga lang po siguro to. Sa mga 5 kilometers lang po siguro ang layo po niya sa Anao T-Plex. Kasi sa Bandarian po, Bandarian nasa na po yan. Bayan po na ng Pikuan, tapos susunod na po bayan po ng Anao. So ito po yung kanya source of water po, deep well. Malakas po yung deep well po niya. Kasi pag dumadaan po dito, pag nakita po namin nagpapatubig sila, malakas po yung tubig na lumalabas. At meron pa pong irrigation po dyan na isang source of water nila na pinagkukuhanan nila na patubig din po sa nilang mga pananim na palay, mais. Pwede rin po magtanim po ng gulay po dito. Ayan. So yun po, hanggang dun po, pag ganun po siya, hanggang dun saan ako nag-start mag-vlog. Ganun po kaluwang yung kanyang entrada. Nasa mga 50 meters po mahigit yung kanyang entrada. At hindi po nakakatakot dito dahil kabahayan na nga po yung tabi po ng property. At yung isang kasama namin ay taga dito po siya, si Boss Alistair, taga dito po sa barangay na ito. Ayan. So talagang income generated na po itong property na ito dahil every year po ay talagang tinatamlan po nila ito ng palay, mais, at minsan nga po nakita namin mga gulay po tinatanim nila. Minsan sinkamas pa nga po eh. At sibuyas, yun po, sibuyas pala. Sinkamas. Sibuyas po yung isa pong mga parati po na nakita ang tinatanim nila dito.
sibuyas po. Palay, mais, sibuyas, yan po yung mga pangunahing tinatanim po nila dito. Sa ngayon po ay mais po yung nakatanim. Baka sa pagkaari po siguro nila ng mais, isusunod po nila yung sibuyas naman po siguro. Ang ganda. Flat terrain po yung ating property. Ayan, patag na patag po siya. Malaki makikita ang hili-hili. Ayan. At tawag dito. Ayan. Pwede rin po kayo mag-ano dito. Magtayo ng business kung sakali. Yung mga restaurant, pwede naman po dito. Sa pagkakalam ko, parang restaurant po yata yun sa harap. Ewan ko lang po. Kasi yung style kasi nung, design kasi nung bahay, parang restaurant. Ayan po. Ang presyo po ng property po ay 2 million. Apo. Ang presyo po ng property 2 million at yung obligasyon po ng bawat isa ay pag-usapan nyo na lang po ni seller po. Dahil ang source po namin dito, yung isang kasama po namin, si po sa Alistair, siya po naglapit po sa amin dito. At ito nga po ay titled property po ito. Extrajudicial po siya. Patay na po kasi yung isang nakapanganan po sa title yung ano, lalaki. Mag-asawa po kasi ito. Namatay na po yung lalaki, buhay pa naman po yung babae. Asawang babae po, buhay pa naman po at meron silang isang anak. At andito lang din naman po sila at willing naman po silang mag-ina na pumirma po sa extrajudicial settlement po. Kung sakasakali pong kayo po makabili sa property po na ito. At hindi ko lang po sure kung tax updated po ito. Pero kung hindi naman po tax updated, babayaran po nila yon para ma-request po namin, para makuha po namin yung ibang mga dokumentong kakailanganin para sa pagpapaproseso po ng pagpa-transfer po ng title po. Ayun po. Kung sakaling ano po, kami naman po mga ahente po kasi ang tutulong po sa inyo para ayusin yung mga dokumento at para ma-transfer po sa inyo ng maayos. May mga kakilala naman po tayo manag-transfer po ng title. Yun nga po sabi ko, babayaran nga lang po natin kanilang tinatawag na professional fee. Ayan po. Kaya pag-usapan po ni seller po yung mga obligation po ng bawat isa sa pagbabayad po ng mga dapat bayaran at sa mga sasagutin na dapat po sagutin ng bawat isa po. So kung may mga ibang katanungan po kayo regarding po sa property na ibinibenta po, ito po ay magandang property po siya. Hindi po siya mahirap puntahan, kahit po kotse makakapasok po dito. At tingnan nyo nga po din, oh, may kotse po yung gamit nila. At yun nga po, rough road nga lang yung daan, pero ilan metro lang po alayo po niya sa Barangay Cemented Road. At malapit sa town proper, sa T-Plex, malapit sa Maynila, siguro mga 2.5 hours lang siguro ang biyahe kung sakasakali. Pero depende pa rin po sa flow po ng traffic yun. Yan po. Tawag lang po sa akin kung sakaling may ibang katanungan pa po kayo. At kung gusto niyo mag-schedule po na tripping o site viewing o color visit po, schedule po natin. Tawagin niyo po ako para ma-schedule po natin, para masamahan po namin kayo, para makita niyo po ng personal tong property. At yun nga po, wag sana po ng araw ng Linggo, dahil yun po kasi yung araw na kami po para sa Diyos naman po. Ayan, lalaan po namin yung araw na yun para sa pagsamba po. Ayan, sa mga bago po lang sa akin YouTube channel, huwag nyo sana kalimutan mag-subscribe po at pakihit na rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga binablog po namin, mga property kagaya po nito. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.